Ang mga tanawin dito, makapigil hininga. Ang mga simbahan dito'y kilala. Pagdating naman sa adventure, hindi ka magsasawa. All in one in Pangasinan. Pero kung lamang dagat din lang ang pag-uusapan, tiyak na bibida ang bayan ng Binmalay sa kanilang nakatatakam na seafood festival. At syempre pa, kung Pangasinan ang usapan, mawawala ba naman ang pangunahing nilang produkto na ginawa ng twist ng mga taga Binmalay, ang kanilang bersyon ng kilawing bangus. Oras na matikman, siguradong mapapamasamsamit ka! Hindi na raw nakakapagtaka kung sagana sila sa mga isda. Nagkalat kasi rito ang mga palaisdaan, pero ika nga nila, lahat ng sobra nakakasama. Taong 1997, nang gulantangin sila ng isang malaking problema. Isang malawakang fish kill ang naganap na tumagal ng 7 taon. 1997, nag-umpisa po yung fish pin sa ilog natin. And thereafter, dumami ng dumami hanggat halos lahat ng ilog nagkaroon na ng fish pins. At doon, nag-umpisa yung fish kill. Upang sagupin ang naghihingalo noong industriya ng palaisdaan, taong 2004, pinagbabaklas ang lahat ng mga illegal fish pens sa lugar. Maganda po ang production namin ng bangus ngayon kasi yung source of water na papuntang palaisdaan ay talagang good quality. Simula noon, dumoble ang bilang ng mga nakukuha nilang mga isda. Malayo na nga raw ang sitwasyon ng lugar mula nang tumama sa kanilang unos. Ang ilang mga residente nakaisip pa ng ibang paraan kung paano sila muling makikilala sa pagbebenta ng isda. Ang binansagang reyna ng bangus na si Mel, hindi lang prito o sinigang ang ginagawa sa bangus. Specialty rin niya ang siomay, Shanghai at pulborong bangus. Nag-umpisa kami sa 15 members lang. And those are may active, inactive, hanggang nag-down kami dahil sa walang marketing ang product namin. Pero ang isda kung saan nakilala ang Pangasinan, hindi na lang sa mga putahe bumibida, kundi maging sa sining. Ang gamit, tiniklang naman ng bangus. Ang dating patapong parte, ngayon napapakinabangan at bumibida pa sa sining. Meet Jessica Lopez, aka Fishbone Artist, ang utak sa likod ng kakaibang paggamit ng tinik sa kanyang obra. Na-discover ko siya noong 2014. Pakwentuhan ko yung isang teacher habang kumakain kami ng lunch. Ang kinakain namin that time is tilapia. Sabi niya, doon daw sa tinik, merong hugis isda sa tinik niya. Tapos nung nakita ko, parang na-amaze ako. Sinampula niya kami ng kanyang matinik na obra. Nilinisan at inalisan muna ng sobrang laman ang mga tinik. Pinakuluan saka ibinilad para matuyo. Saka ginupit at idinikit sa canvas. Basta nandyan yung passion, I think kahit na anong pagsubok, parang hindi, walang dahilan para tumigil. Nagkaroon na rin siya ng sariling exhibit. But wait, there's more! Ginamit na rin niyang palamuti ang mga tinik. Dumaan man sa pagsubok ang industriya ng isda sa Pangasinan, sa pagiging malikhain at mapamaraan, nabigyan ng iba yung sigla ang kanilang kabuhayan. Ako si Lala Roque at ito ang aking assignment.